What's up sa inyo mga kaloko? So nandito na naman tayo at pag-uusapan natin dito ngayon. Kitang-kita naman sa title, no? Obvious naman yung 2.0 na version dito ni Mobile Legends, no? So pag-uusapan natin yung mga bug niya at ligtas nga ba talaga ito. Aalamin natin lahat yan mga kaloko sa video na ito, no? So bago na naman natin simulan ng video na ito, kung napadaan ka na naman sa channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at i-hit a notification bell lang sa ganun. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. So sa number 1 natin dito, no, so yung startup, problema natin dito yung startup, yung boot up dito ni Munto, no, yung Mobile Legends. Kung papansin niyo, parang ganito kasi siya. So kapag inopen natin yung 2.0, Mobile Legends 2.0, ito yung magpapakita, no. So bakit ito yung nagpapakita? Bakit kaya? So itong nangyari dito mga kaloko, no. So nung in-update ito, binigay nito ni Munto nitong Mobile Legends 2.0 nung ni-release itong UI na ito. Ito pa kasi yung nasa una nila, kaya naman ito yung magpapakita sa startup mo. At kapag tinignan mo na dito dun sa isa at hindi ka nag-update itong 2.0, at yon makikita mo nga talaga updated siya si Baksha na actually, no. So Bixie kasi ito sa advancer, no. So si Baksha pala ito ngayon, no? So si Baksha yung magpapakita sa atin dito kasi updated. So nanggaling mismo ito kay Google Play, no. So bakit kaya, anong nangyayari dito, bakit ganito yung nagpapakita sa atin, no? So marami nagsasabi sa atin na dati si Baksha naman yung nasa startup niya, sa boot up niya, na design dito sa Mobile Legends. Nung ginamit nila yung 2.0, biglang balik kay Masha. So anong nangyari doon? Kagaya ng sinabi natin mga kaloko, nung nirelease nila itong 2.0, no, so si Masha yung nandoon sa startup niya, no. So nangyayari dyan, nasa priority kasi dito yung 2.0, kaya naman yung startup niya, yung boot design ng Mobile Legends is nasa priority, nasa number 1 siya. Kaya ang nangyayari, lahat ng updates nasa baba lang niya. Kaya nangyayari dito, priority niya ibigay sa iyo yung 2.0 at yung mga ibang updates nasa baba lang. Kaya naman kapag pinagpatuloy natin gamitin itong 2.0 ay medyo lang naman madidelay tayo dito sa update dito ni Mobile Legends, no? At sa number 2 naman natin, gift. Yung gift na binibigay ni Munto dito medyo limited, no? So kung mapapansin nyo, kung nag-login kayo dito sa 2.0, medyo parang wala kayo masyadong nakukuha ang gift, no? Compare dun sa galing kay Google Play, no, na in-install ninyo, no? So meron kayo makukuha doon, mas malaki yung chance na may makuha kayong items doon, mga gift, kumpara dito sa UI na ito, no? So medyo limited lang kasi na ibibigay dito, hindi niya agad na-absorb yung update, Brad, no? So medyo madedelay tayo doon ng konti kasi ngayon dito updated habang tumatagal. Nung time na in-install na kasi natin mga kaloko ito, updated pa ito, pero habang tumatagal, nagbibigay ulit ng bagong update dito si Mobile Legends, kaya naman nadedelay na itong UI na ito kasi nga patch lang ito mga kaloko, no? Dinadagdag natin dito sa ating files ng Mobile Legends, no? So sa pagkakataon na yun, medyo madedelay nga tayo sa pag-absorb at pag-redeem ng mga gifts na binibigay dito ni Mobile Legends, no? So may mga tendency naman na nakukuha mo lahat, as in lahat nakukuha mo, pero may mga time na magtataka ka, yung kasama mong hindi nag-update, mas maraming nakuhang gift na binibigay dito sa inbox niya, at samantalang ikaw ay parang message lang ni Munton at wala kang nakuhang gift. So yun nga yung isa sa mga disadvantage nitong UI na ito. At sa number 3 naman natin, pwede ba ito sa iOS? So sa mga hindi pa nakakalam, iOS, napaka-komplikado niyan, no? So kung Android user ka, nagtataka ka kung pwede nga ba yung Android APK, i-install mo dito sa iOS. At syempre, kagaya ng kasabihan, pumuti na ang uwa, imposible talaga mangyari yon. Kasi ka itong iOS natin, na softwares natin dito, igawa nga siya sa OBJ. /C ng mga kaloko, no? Samantalang itong mga Android software naman natin, itong mga APK na ito ay gawa sa Java. Kaya naman napaka-imposibleng ma-i-install mo yung gawa sa Java na software, ilalagay mo dito sa iOS. Kaya doon sa last video natin, may mga nagtatanong na in-install daw nila yung software na yon sa phone nila na iOS, no? Tapos na-install daw nila, Brad, no? So medyo ano tayo doon mga kaloko, no? So alam naman natin na hindi talaga po pwede yan. Hindi compatible yung APK sa iOS, Brad, no? So never mangyayari yon. Medyo madamot kasi si Apple. Hindi, for security purpose na rin, no? So may sariling unique design nito si Apple, no? So mga kaloko, pwede nyo rin tangkiligin yung Apple, no? Pero medyo mahal, kaya Android na lang tayo. At sa number 4 naman mga kaloko, no, hindi lahat ng link na binibigay dito kumakalat sa internet ay po pwede mong i-download na mag-update down ng UI mo dito sa Mobile Legends, no? Mobile Legends 2.0 APK po pwede niyan i-download, tapos titignan mo yung link.
at medyo parang risky yung pagda-download mo sa link na yun, no? Pagpasok mo lang sa website, no, nag-activate na yung antivirus mo, no? So kapag ganun ang nangyari, Brad, ihinto mo na, Brad, yan. May malamang yung software na yan, mainimbid sila doon sa software na yan, sa Mobile Legends, tapos sa kanila kinompress agad, no, mga kaloko, no? Kapag in-install mo yung APK na yan, mag-i-install ulit na mga iba pang softwares, no? Ibig sabihin yan, mga kaloko, no, sinamahan na nila yung software, kaya kapag nangyari yon, i-clear data mo na yung Mobile Legends mo nang sa ganun, maging safe, no? So, tanggalin mo na rin yung software na biglang na-install na hindi mo naman talaga in-install, no? So, para maging safe, lalo na kapag may mga bank accounts, mga GCash mo dito, kaya sabihin natin mga lalagyan ng mga pera dito sa cellphone mo, no? So, madalas yan yung mga dinadali nila, lalo na pag may mga picture kayo ni ex mo, tapos may something pa kayong ginawa, Brad, no? Nako, Brad, no? I-delete mo na yan, Brad, kasi kapag ganun, pwede nilang kopyahin yan, Brad. Yun nga, kung pamilyan nga kayo dito sa tinaguri ang Trojan virus, Brad, no? So, yung Trojan virus, mga hindi pa nakakalam, ito yung virus na pwedeng. Depende kasi yan actually sa Trojan virus, no? Pero the worst scenario dito, pwede niyang i-access ito yung cellphone mo, Brad, no? So, pwede siyang minsan, kung wari, nagsi-CR ka, gamit nagsa-cellphone ka pa, pwede kanyang picturean, mga ganun, no? So, pwede niyang i-access yung camera mo at kumuha ng mga information galing sa'yo. Kaya dapat, mag-iingat ka sa mga sites na pinag-i-installan mo, pinagkukunan mo dito ng 2.0 Mobile Legends. At sa number 5 naman natin, napakita ko naman sa mga ibang videos natin, doon sa old UI natin dito, yung old Mobile Legends, yung current na ginagamit natin ngayon, medyo may bug pa rin doon si Faramis. So sa tingin nyo ba, naayos na ni Mobile Legends yung bug ni Faramis dito sa bag UI niya, no? So susubukan natin ngayon, at ito nga mga kaloko. At kapag tinignan natin siya naglalakad at kinlik agad natin, so parang medyo naayos konti, pero ganun pa rin, nandoon pa rin, nagpapakita pa rin na naglalakad doon si Faramis, no? Ganun na ganun pa rin, halos same true doon sa dating ginagamit natin dito, no, yung current version ng Mobile Legends, no? So yun nga, ganun pa rin, mga kaloko, no? So actually medyo nabawasan lang, gumanda konti dito yung mapa ng Mobile Legends, no? So mapapansin nyo, medyo nag-iba. So magandang gamitin itong bagong UI niya na ito, no? So ganun din, halos walang pinagkaiba, mga kaloko. Mapapansin nyo pa rin na para siyang naglalakad dito, tapos nandun pa rin yung skill niya. Ganun na ganun, hindi sila actually nag-focus dito, no? So design lang talaga yung map, tignan nyo, medyo maayos-ayos nga naman yun. At sa last natin, hindi na natin binilang. So dito nga natin sasagutin kung nakakaban ba talaga ito UI na 2.0 ni Mobile Legends. Kasi marami nagko-comment sa atin, good luck sa inyo yung mga nag-install ng 2.0 dyan, mababan na kayo. Mabuti na lang, hindi ko in-install yung 2.0, muntik na akong maban. Oh my God, naban ako? In-install ko lang yung 2.0, animal? Actually, marami pa dyan, mga kaloko, yung mga sinasabi nila dito. At yun nga, sasagutin natin yan isa-isa, Brad, no? So, bakit nga ba tayo nababan dito sa Mobile Legends, no? So, bakit nga ba? Ito ay dahil kapag merong nakita o na-detect itong software ni Mobile Legends na parang kakaiba dito, na naihalo dito sa program nila, sa software nila, na kapag nagpa-function, parang may kakaiba, no? Ito yung mga third-party na application, mga kaloko. Pero itong 2.0 application na Mobile Legends na pinapa-install natin sa inyo, na po pwede nyo i-try na ito, ito ay safe software na galing mismo kay Mobile Legends. Wala pang maayos na announcement kung kailan nila i-release ito at kung kailan nila i-update dito sa ating Google Play o kaya dito sa App Store, dito sa mga iOS na gumagamit na nito. At kagaya nga na sinabi natin, mga kaloko, may mga bugs pa kasi itong Mobile Legends UI na ito, no? So ito kasi ni-release para ma-testing natin kung may mga bug tayo dito at ma-i-report agad natin kung may nakita tayong bug dito, nang sa ganun maayos pa nila. Kumbaga, no, prototype ito, no? So actually namimigay nga si Mobile Legends dito ng 200 diamonds, no, sa mga magre-report ng mga bugs na nakita nila dito sa UI na ito, no? So bakit nila ibaban yung mga user na gumagamit ito kung mamimigay lang din sila ng diamonds sa mga magre-report ng mga bugs nito? At idagdag pa natin dito, no, so hindi na natin babanggitin yung mga pangalan nila. Siyempre, alam nyo na yan kung fan kayo ng mga Mobile Legends professional player. Tawagin natin sila professional player dito dito. So, yan nga, mga kaloko, no. So, kung kilala nyo sila, alam nyo na kung sino yung binabanggit ko. Siyempre, alam nyo na yan, eh. Kilalang-kilala nyo na yan, no. So, nung nag-livestream niya, sinabi niya naman, safe naman itong 2.0, pero wag nyo gagamitin sa iOS, Brad, no. So, kilala nyo kung sino nagsabi niya. So, actually, hindi lang siya nagsabi, no. So, marami pa, no. So, doon lang ba? Doon lang ba tayo magbabase kaya hindi nababan itong
2.0. Doon lang ba sa sabi-sabi ng iba, maniniwala lang ba tayo? Siyempre, hindi na. So, explain natin yan mga kaloko. No? So, bakit hindi nababan itong 2.0 UI ni Mobile Legends? So, kung mapapansin nyo naman mga kaloko, yung design lang naman talaga yung nagbago dito. No? So, wala naman tayo in-enhance na parang lalakas yung hero mo, magkakaroon ka ng diamonds, magkakaroon ka ng battle points. So, ibig sabihin nun, pure design lang talaga yun na enhance dito sa bagong UI na ito. Kagaya rin ito kasi ng mga script na kumakalat na po pwede nyong gamitin dito at pwede nyo palitan daw yung analog ninyo, no? Yung analog wheel nyo dito, pwede nyo daw palitan. Parang ganun din lang ito mga kaloko. Ang pinagkaiba lang nila, buong design dito ni Munton yung pinalitan at nabago nga dito sa UI na ito. Kaya for now, safe itong gamitin, no? So magiging hindi lang siya safe. Siguro on the future na mga kaloko, hindi na magiging safe. Kasi nga habang tumatagal, nag-upgrade din itong current version natin. So medyo may hindi na sila pagka-compatible doon. Baka ma-detect na ito na third party, no? So sa ngayon, po pwede nyo at safe nga magagamit yung 2.0 na Mobile Legends na yan, no? Kaya naman huwag kayong matatakot na install yung 2.0 na yan. Kasi nga ulitin natin mga kaloko, safe yung software na yan hanggang sa ngayon, no? So hintay na lang natin yung further announcement. So para sa mga nasasabi na sinabi daw ni Munton, no, page ni Munton. So actually mga kaloko, no, wala naman silang sinasabi na gano'n. Siguro yung mga nagsabi na yung mga fake page dito, no? So napakadali na naman gumawa ng fake page, no? So magkapanggap ka na naman si Munton, tapos kung wari magpo-post ka doon, oh yun, mga nakakabad niyan, huwag yung install yung 2.0 na yun kasi nakakabad, no? So minsan gumagawa na lang ibang tao ng mga dahilan, sasabihin nila na ban daw dahil sa 2.0, pero hindi talaga nakakabad niyan, brad, no? Except lang kung iOS ka, syempre mababan ka, brad, no? Third party yan. At ayun na mga kaloko, sana may mga natutunan kayo sa video na ito. So bago na naman natin tapusin ang video na ito, i-shoutout ka pala kay Pamins Gaming, Jinky Salapang, kay Ryan Plays, kay Renzo PH, at kay Cherry Punay. Sa mga hindi pa subscriber ng channel natin ito, i-subscribe mo na yan at i-hit ang notification bell sa kanal. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Salamat sa panonood mga kaloko.